Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel, Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay, mag-harvest tayo ng talong mga kagulay, pang walong harvest. Ito siya, dito banda mga kagulay, hindi pa siya na-harvestan. Ayan siya. Ayan, mga bunga ng talong natin mga kagulay. Ayan siya, mga nakatago. Ayan. Mga nakatago yung mga bunga ng talong mga kagulay. Ayan siya. Ayan, ito mga kagulay o. Ayan. Ayan, mga bunga ng talong mga kagulay. Pero doon, yun, kinakot na nila mga kagulay. Ayan yung nag-harvest. Dito mga, kapas sa mga bulaklak naman mga kagulay, hanapin nyo. Ayan, mga bulaklak niya mga kagulay o. Ayan. Para may white flies ah. Ah, wala. Pero ispiran dumamya. Hapon na kami nag-harvest dito ngayon mga kagulay. Para pagkatapos sa harvestin ay ispiran na kagad. Yan siya mga kagulay. Yan, medyo tutumbahan na yung iba mga kagulay. Gawa ng ano, yun o, kailangan talaga talian. Baan yung mga talong natin mga kagulay. Yan siya. Yan. Yan. Mga bunga ng talong natin mga kagulay. Isang puno ay tatlong ma-harvest. Pero yung iba wala. Yan. Mga bulaklak din niya. Yan o. Yan. Mga bulaklak. Papakita ko sa inyo yung mga kagulay yung mga nahakot na. Pupunta natin doon kasi meron mga nahakot na mga kagulay. Ngayong araw na to mga kagulay dito sa amin sa Bayugan, walang ulan, pero kung titignan mo ang kalangitan mga kagulay, ano, itim-itim na naman mga kagulay. Titignan natin yung mga nahakot na mga kagulay. Yan yung mga nakakot na mga kagulay. Yan siya. Medyo madami-dami na yung nakakot mga kagulay. Ayan. Yung mga bunga ng ating talong mga kagulay. Ito mga nasa ano na siguro to. 400. Mga na ganyan na to mga kagulay. Estimate ko lang mga nasa 400 na to. Eh, hindi pa natatapos, meron pa. Ayan, nakakot pa nila. Ayan siya. Yung mga balik ko pa rin. Ayan siya. Bali dito muna inano dito sa ginagawang bahay, tutuluyan ko mga kagulay kasi ito kukwartuhan na to. Kumbaga itong mga simento na to mga kagulay, yan sisimentuin na dito para pag-aanuan ng mga ma-harvest, katulad ng mga kapag nakapagtanim ng atsal, mga kapag namunga na yung ano, yung pangalan nito ampalaya, doon dito na rin lahat yan, sisimentuin na lahat yan mga kagulay, itong ano dito. Simento yung lahat yan mga kagulay para dito na lahat i-ano, pati kapag nakapagtanim na ng atsal, palaya, ang palaya malapit-lapit na rin yung palaya mga kagulay, lapit-lapit na siyang ano kasi meron na siyang mga bunga paunti-unti mga kagulay. Yan, ano, dumami na lang, ano, dumami siya ngayon mga kagulay, tapos mas mabigat na yung ano niya kasi pang walong harvest na kasi siya mga kagulay, kumbaga mas bumigat na yung bunga niya mga kagulay. Ayan o. Bali ang tag-harvest ko lang dito mga kagulay, 3 tao lang mga kagulay, tapos
tatlo rin yung tagahabot kasi iniiwan nga lang doon, katulad din yung ginagawa ko sa sand plants, iniiwan lang doon sa may plastic. Magsisimula sila mag-harvest mga 3:30, mga ganun mga kagulay. Tapos iiwan lang sa plastic, meron na magsusunod na maghahakot mga kagulay, dito nila pinupunta. Hindi katulad nung iba na napapanood sa YouTube na diretso sa ako. Tapos pag ano, dito iba mga kagulay, sa timba-timba lang mga kagulay, wala pa kasi, di pa kasi nakano. Kasi di talaga ako naglalagay sa sako mga kagulay. Alam niyo yung mga dating mga na sumusubaybay na sa akin, hindi talaga ako naglalagay sa sako. Pero ito mga kagulay, hindi pa siya ano, hindi pa siya na-classify. Meron, na-classify pa yung mga ganito. Yan. Hindi ko naman tinatanggi na may baliko. Baka sabihin na naman ng iba dyan, akala ko ba kapag may pruning kagulay, may ano, hindi pa rin may iwasan nga mga kagulay, gawa nga na yun nga. Yung mga nakaraan na hindi nakakapag-abono, nakukulang siya sa ano, mga kagulay. Kaya nga naghanap na rin kami ng ano, bibili na rin kami ng main hose para may kabit na namin yung ano, yung drip mga kagulay. Para doon na ipapadaan lahat. Kasi parang magsisimula na ditong magtag-init mga kagulay. Ayan o, bunga ng ating talong. Pangwalong harvest. Marilinis pa rin naman yung ano niya. Makikita nyo yung calyx niya. Ano? Marilinis kahit ako saan ako dumampot, marilinis pa rin yung calyx niya mga kagulay. Wala pa siyang ano, sana nga hindi na siya matamaan ng mites. Para hindi na tayo gagastos na naman ng ano, ng gamot mga kagulay. Ayan siya. Balit to mga kagulay, calyx 2F1 to, ng Swiss seed. Tapos pang walong harvest na natin mga kagulay. Hindi pa talaga dumadami ng ano, gawa nga ng yung inulan ng inulan dito mga kagulay. Yung mga iba hindi na nakalaki. Gawa nga na siyempre, naanuan sa ulan. Kumbaga nabansot yung iba mga kagulay. Ayan siya. Yan ang ating talungan mga kagulay. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano lang yung pinanghahakot nila. Ayan lang, planggana, malapit lang naman kasi mga kagulay. Yan lang yung talungan, tapos dito. Kaya hindi na talaga, ano, kahit naman malayo mga kagulay, hindi ko pa rin pinapano na sa sako. Ayan siya. Ayan. Ayan, dami na mga kagulay. Sa awa naman ng Panginoon, medyo dumadami na siya mga kagulay. Ano nga, isang libo na mahigit. Nihintay ko ngayon ganun. Pero ngayon, mahirapan pa mga kagulay kasi ito, estimate pa lang ito, mga 400 pa lang ito mga kagulay. Ngayon, nandun pa lang sila. Ayan. Ayan ang ating ganungan. So, sa bago pa lang sa munting channel ko mga kagulay, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa mga pag-harvest ko, sa mga pagtatanim ko, lahat-lahat ng mga diskarte ko para masundan nyo mga kagulay. Maraming salamat ulit sa inyo mga kagulay. God bless po sa ating lahat.